亚，阿列路亚，阿列路亚。Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya. Gagantimpalaan tuwin na, Alleluya, 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 Alleluya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nilang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Nagiging tapat ba tayo sa kalooban ng Diyos? Ang ating pong mabuting balita ay kung kayo po ay naka-attend o pumasok sa isang Catholic school o kaya ay nakapunta sa mga katisismo ay pamilyar sa atin, no? Kung pagsasama-samahin natin ang mga ito, ito ang tinatawag sa English na beatitudes, no? At sa Tagalog, yung pinakamalapit na pagsasalin ay mga pagpapala. Pero kung titignan natin, hindi lang ito isang listahan ng kung paano pinagpapala ng Diyos ang ilang mga tao. Kung titignan po natin, ito ay pagpapangalan din. Sino ba yung pinagpapala ng Diyos? Kung pagsasamahin natin sila, ay sila ang mga taong sumusunod at ginagawa ang kalooban ng Diyos. At ito ay sang-ayon sa kung paano ba nakikita ng Diyos ang hinaharap. Kung paano nakikita ng Diyos ang kanyang kaharian bilang tayong mga kasapi ng kahariang ito. Ibig sabihin, ito dapat yung ginagawa natin. Yung katulad na lamang yung pag-asa sa Diyos, no? Na hindi tayo o yung ating pagkatao ay hindi naka-asa sa kung ano man yung hawak natin ngayon, kung ano man yung maaari nating makuha, makimkim, pero walang iba kundi sa biyaya ng Diyos.
kumpletong pagtitiwala sa kanyang kalooban. Naririyan din ang ilang mga gawain tulad ng pagpapakumbaba, tulad ng pagyakap sa hamon at paghahapis na dala nun. No, yung nahihirapan tayo dahil alam nating ginagawa natin yung mabuti. Nahihirapan tayo dahil pinagsusumikapan natin yung mga pangarap nating hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. Naririyan din yung mga pinagsusumikapan ang kapayapaan, ang pagkakasundo na hindi kaplastikan, pero tunay na pagkakaisa. Naririyan din ang mga inuusig dahil isinasabuhay ang pananampalataya. No? Kaya hindi lang po basta-basta yung mahirap, basta-basta yung kawawa, basta-basta yung naisasantabi. Dahil maaari, ganun ka nga, pero hindi ka naman nagbabago. Hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Pinapabura ng Diyos ang siyang nagsusumikap kahit mahirap. Kasi kung tutuusin, mahirap ang buhay. At lalong-lalo na kapag sineseryoso mo yung mga pangarap mo, binibigyan mo ng pagkakataon ang maging mabuti, binabago mo ang sarili mo, may tunay na paghihirap dyan. Kaya ito po ay paanyaya na maging mapagpala. At ang pagiging mapagpala ay ang pagsusumikap sa mabuti, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagkakaroon ng isang matatag na paninindigan sa buhay. Ito po ang mga katangiang makapagbibigay sa atin ng karapatang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya magandang tignan po sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa gitna ng kahirapan sa buhay, sa gitna ng aking mga problema, sa mga panahong natutokso tayong sarili na lang natin yung iisipin natin, sa mga panahong gusto nating magpadala na lang sa nararamdaman natin at hindi sa dapat nating ginagawa, tayo ba'y nagiging tapat sa Diyos? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya ng katapatan. Sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga nararanasan nating mahirap sa buhay, hindi po inaalis ng kapananampalataya ang mga hirap na ito. Bagkos pinaaalalahanan tayo na sana tayo ay mapagdaanan at mapagsumikapang daanan ng mga ito. Nang may kaalaman na sa ating pagdaan dito, hindi lamang mahalaga ang gumawa ng mabuti at magpakabuti, kundi ang katotohanan sa lahat ng ito, karamay at kasama natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, napabilang kami sa kaharian mo dahil sa iyo. Maawa ka sa amin.